okay na yan? Hi, magandang araw. April 17, araw ng Miyerkules. Maaga akong pumunta sa suki ko ng bilihan ng bango. At wala tayong asawa for today. Meron. 25. Dito kalaki ba? Oo, half kilos lang. Diyo, sakwa lang to, kalahat eh. 25. Oo, ipo-bonus pa yan. Pagkatapos ko mabili yung mga bangus na kailangan ko for delivery, agad-agad naman akong pumunta sa palengke na binibilhan ko ng mga supply pang ripa. Mahirap na kasi maubusan dahil wala naman akong driver ngayon para magpabalik-balik sa palengke. Kaya sinulit ko na nga itong driver ko para makabili ng mga kailangan. Advance thinking na nga rin kasi kahit hindi pa naman ubos yung mga supply ko, bumili na ako. Nakisuyo nga lang si Kuya Russell na ipag-drive ako nitong kapitbahay namin. Shout out nga pala kay Gerald Malate, ang aking maaasahang rider for today. Okay na yan? Siguro ay nagtataka kayo bakit walang asawa ang title ng mini vlog natin for today. Kagabi pa nga wala si Kuya Russell at pumunta sila ng Quezon. Nakiramay kasi siya kay Papa Rex at siya kay Ate Joyce Vlogs dahil namatay nga ang tatay. Kuwenta ko lang kung magkano itong bangus na to at ibibigay ko nga lang to ng mura sa kumuha sa akin. Dahil wala ang Kuya Russell, ito bida-bida tayo. 25 pieces itong aking baby akin. Ano nga yung sinasabi ko sa ibang tao na dapat alam ko yung mga bagay-bagay dito sa aming hanap buhay? May mga nagsasabi kasi na masyado naman daw akong tutok sa asawa ko. Hindi po ako tutok sa asawa ko, kundi inaaral ko po kasi itong negosyo na to. Hindi na po kami bumabatang mag-asawa, kaya ang iniisip ko paano kung nagkasakit ang asawa ko. Sa klase ng hanap buhay namin, no work, no pay. Wala kang kikitain kapag nakatunga nga ka o wala kang tatrabaho. Okay. Nga pala sa panganay ko, salamat sa pagtulong ng paglilinis ng mga bangus na aking bubunasin. Sobra kasing laki ng pangamba ko paano kung magkasakit ang asawa ko. Hindi naman sa hina-attract ko siya, pero paano kung magkasakit siya? Paano kaming mag-iina kung wala akong alam sa pagpapatakbo nito? Kaya naman nung nagsabi si Mister na siya ay sasama at pupunta ng Quezon, sabi ko sa kanya, sige, pumunta ka at kaya ko naman siguro ito i-manage basta may driver lang ako. Mataas ang kumpiyansa ko na makakaya ko to dahil matagal na akong nagtitraining kay Mister. Tinuruan niya na ako ng lahat-lahat. Ito nga ang eksena namin ngayong umaga. Ito si Ate Rosa ay nagdadaing ng mga galunggong. Pa naman ay nag-aasikaso ng mga pagkain ng alaga niya. Ito naman yung anak ko, naglilinis naman siya ng bangus. Habang naglilinis nga si Rister ng bangus, ako naman ay magbo-boneless na. Alam ko na habang nasa malayo ang Mister ko, binibigyan ko siya ng kapayapaan ng isip. Hindi siya mag-aalala na wala siya dito. Dahil alam niya na maaasahan niya ako. Minimessage ko nga siya at niloloko. Sabi ko'y mag-enjoy lang siya. Kayang-kaya ko to kahit isang linggo pa siyang hindi umuwi.